Kung akala ninyo, mga rider lang ang madalas na narereklamo, nagkakamali po kayo. Baliktad na po ngayon ang mga namobodos, mismo mga pasahero na. Isang kahig, isang tuka, ganyan kahirap ang buhay ng maraming Pilipino ngayon. Para maitawid ang pang-araw-araw na gastusin, marami sa atin ang iba't ibang discarding kailangan gawin. Isa na riyan ang rider na si Emmanuel Duhay Lungsod, 33 taong gulang. Saksi raw ang bawat sulok ng kalsada sa Kabaynilaan sa lahat ng kanyang tiyaga at pagsusumikap makaon lang sa buhay. 6 years na po ang rider, ma'am. Malaking bagay naman po yung pagiging rider ko po kasi doon ako kumukuha ng panggastos sa may araw-araw, pagkain. Walang sariling bahay si Emmanuel. Gaya ng maraming nakikibaka sa buhay, nangungupahan lang siya kasamang live-in partner na si Juvie at anak na si Clint Jumuel. Nagsama kami ng asawa ko, 2015. 2 years pa lang yan ako. Hali ako lang po yung naghahanap buhay, ma'am. Mahirap man daw ang buhay, tuloy lang sa pagiging rider si Emmanuel. Umulan o umaraw, laking pasalamat niya raw na may trabaho siyang marangal. Batid niya na mahirap maging rider sa panahon ngayon, lalo pat marami sa kanila ang madalas nasasangkot sa mga krimen. Kaya isa raw siya sa mga nais magpatunay na may natitira pa ring mabubuting rider. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng malinis na intensyon sa trabaho, hindi niya lubos maisip na siya pa pala ang mabibiktima ng kawatan na nagpanggap na pasahero. Mali yan na po. Galing po akong Makati. May booking po ako noon. Pero yung booking ko, delivery. Daanan ko siya sa may E. Martinez, Mandaluyong, yung Barangay Addition Hills. Hindi siya ang tulong. Pinara niya ako. Paikaika siya maglakad. Tapos sinakay ko po siya. Nawa po ako eh. Yun, dumiretso na kami dun sa pupunta namin. Sabi niya, papatid siya sa ospital, sa may labor, sa may project 4. Pagdating po namin dun sa EDSA flyover, sa may Ortigas, sinabi niya sa akin na may nalaglag daw yung lagay ng pera niya. Siyempre, gumilid po kami. Nagmagandang loob daw si Emmanuel na hanapin ang nahulog na wallet ng kanyang angkas. Ang hindi niya alam, ito na pala ang modus ng kawatan. Nakita na lang ni Emmanuel na humarurot palayo ang kanyang motor. Ang pasaherong kanina lang ay iika-ika. Ngayon ay tinatakbo na ang kanyang hanap buhay. Mayroon naman daw saksi at nagmagandang loob na samahan siyang habulin ng sospek. Pero sa kasamang palad, hindi na nila ito inabutan. Hindi ako nag-expect na gawin niya sa akin yun. Kasi talagang pinakita niya sa akin, may sugat talaga siya sa tuhod. So, paika-ika po siya maglakad, tapos yung sumakay po siya sa motor, hirap din siya makasakay. Wala raw ibang naramdaman si Emmanuel, kundi panlulumo. Ang kanyang motor na iningatan ng isa't kalahating taon at kanyang pinagkukunan ng pang-araw-araw na gastusin, nawala na parang bula. Ang masakit pa, hindi pa niya tapos bayaran ang kanyang motor. Kasama rin sa mga natangay ang kanyang mga ID at 7,000 piso. Iniisip po yung motor ko, anong oras na, mahabol pa ba, makikita ko ba yung motor ko? Parang ano talaga yung parang tolero yung utak ko po that time. Hindi rin matanggap ng kinakasama niyang si Juvie ang sinapit ni Emmanuel. Sunod-sunod daw kasi ang unos na kanilang naranasan. Pagkatapos kasi na nangyari kay Emmanuel, binaharaw ang kanilang bahay. Kaya ang kanilang mga gamit sa bahay, sira-sira. At hindi pa raw talaga sila nakakabangon. Parang hindi ko tanggap talaga yung nangyayang yun eh. Na mahirap pa lang mawala ng yung source of income po, yung biglang ang nangyari po sa amin yun, yung Panginoon, kung kaya kong kuhain lahat, yun ang nangyari sa amin eh. Sa ngayon, bumibiyahe na muli si Emmanuel. Mabuti na lang daw at pinahiram sila ng isang kaanak ng motor. At kahit daw tila na trauma na siya sa pagiging rider, kailangan niya raw bumangon. Kailangan niya raw itaguyod ang pamilya sa kabila ng takot at pangamba. Natatakot naman po, kaso lang, kailangan ko pong bumiyahe para makabawi. Sa akin lang, iniisip ko po kasi yung hanap buhay. Kasi yun lang kasi ang para sa akin na
madali na nasanay na po ako na ganun ang trabaho ko, magiging pagiging isang rider.